A Promise of a Man. Isang pangako ng isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanyang kasintahan. Ito ang istorya ni Larry na umiibig sa dalagang si Joy na isang masiyahin. Ang pangako nila sa isa't isa ay hindi bibitaw kahit anong mangyari. Mahal nila ang isa't isa. Pagtatanggol nila ang bawat isa. Hindi sila bibitaw kahit anong pagsubukan ng mati. Ang pagmamahal nila ay parang ginto na kumikinan. Nangako ang binata na mamahalin niya habang buhay ang lalatas. Ngunit sa hindi maipaliwanag na galaw ni Joy, naguguluhan ng lalaki bakit umiiwas si Joy sa kanya. Bigla-bigla na lang itong umiiyak hanggat isang araw. Ano ba nangyari sa'yo, Joy? Gulong-gulo na ako. Gusto kong malaman. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Lagi ito lang nag-iisa ng lalaki. Inahal ko. Alam mo yan. Pwede bang mahingi ng isang yakap? Kahit ngayon lang. Patawad lagi pero ito na ang huli. Ayoko na. Ngunit Joy, bakit? Bakit? May nagawa ba ako? Hindi na maalaga. Ito na ang huling pagkikita natin. Gulong-gulo ang binata. Walang magawa kundi pag-iyak. Umiyak lang ito nang umiyak. Hindi niya alam kung ano ba ang totoong nangyayari sa kanilang dalawa. Ano ba nangyayari kay Joy? Gusto niya itong puntahan ngunit wala ito. Hindi niya mahanap. Kaya taong pag-iyak lang. Miss niya na ang dalaga. Ano nga ba ang nagawa niya? Bakit ayaw niya ni Joy? Isang araw, tumungo ang binata sa kanilang tagpuan. Hindi niya alam na nandun si Joy. Nakatalikod si Joy nung nakita niya. Paalis na ito. Joy, Joy, harapin mo ako, Joy. Ngunit hindi lumingon ang babae. Hindi niya alam kung ano nararamdaman ng binata. Pero hindi rin alam ng binata kung ano nararamdaman ng dalaga. Pighati ang nararamdaman ng dalawa. Kailangan maghanap ang dapat maghanap. Walang magagawa ang sino man kahit isa sa kanila. Hinabol ng binata ang dalaga sa kagustuhan na makausap niya si Joy. Ngunit isang pangyayari ang kinagulat niya. Nakita niya si Joy nakahiga sa isang sahig at walang malay. Agad niya itong pinulot at agad niyang pinuhat. Tinakbo niya ito sa malapit na hospital sa kanila. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya kaya mawala si Joy. Nagulat ang binata sa nalaman niya. May sakit si Joy. Cancer stage 4. Kung hindi siya maoperahan, mamamatay si Joy at ilang araw na lang ang ilalagi niya. Takot na takot ang binata. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam niya na walang sapat na pera si Joy at ang pamilya ni Joy para ipagamot si Joy. Wala siyang pampa-opera at wala rin siya mahanapat ng donor. Sa bintana, nakatulala ang dalaga. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ayaw kong mamatay, pero sana ko kukuha na magdodonate sa akin ng kidney. Si Joy ay may kidney cancer. At kung hindi ito maoperaan sa tamang oras, ito ay mamamatay. Hindi batid ng dalaga na nakikinig sa kanya ang binata. Ramdam ng binata ang takot ni Joy kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Biyak na biyak ang puso ng binata. Hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. Umabas na ang dalaga sa ospital at tumungo na sa kanyang bahay. Sa kanyang bahay nakatago ang binata. Biglang yakap ng binata sa kanyang likod. Nagulat ang dalaga sa kanyang naramdaman. Isang mahigpit na yakap ang binigay sa kanya ng binata. Kaya ko naman tanggapin. Kaya kitang alagaan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo, Joy, hayaan mo ako. Alam kong mahal mo ako. Kaya siguro nagawa ko yun. Ayoko na makita mo ko nanghihina. Ayoko na nakikita mo ko na mamamatay na. Gusto ko umalapas sa tayo na magmamahal sa'yo. Umalap ka ng babae na makakapagbigay sa'yo ng anak. Yung pangarap mo, yung kayong hawakan ng kamay hanggang sa pagtanda. Hindi ko magagawa yun eh. Joy, hayaan mo ko lumaban. Para sa'yo, hayaan mo ko lumaban kasama mo. Nagmamakaawa ako sa'yo, Joy. Parang awa mo na. Gusto kong maging lakas mo. Gusto kong ako ang tatayo para sa'yo. Gusto kong pagdilat ng mata mo tuwing umaga, ako ang makikita mo. Pangako ko sa'yo, ako ang magiging lakas mo sa tuwing nanghihina ka. Ako ang magiging paa mo pag hindi mo na kayang tumayo. Hindi mapigilan ni Joy na umiyak sa narinig niya sa binata. Hindi man ikaw ang tutupad ng pangarap ko, pero ikaw ang dahilan kung bakit nangarap ako. Kung bakit ginusto ko ng ganong buhay, ikaw yun, Joy, wala nang iba. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Ibibigay ko ang buhay ko kung maaari para lang humaba ang buhay mo. Mahal na mahal kita, Joy. Mahal na mahal na mahal. Pumayag ang dalaga sa kagustuhan ng binata. Pinagpatuloy niya ang buhay niya. Araw-araw binibigyan ng binata ng buhay ang dalaga. Masasayang alaala. Ngunit minsan
Nararamdaman ni Joy ang kanyang kahinaan, pero ang binata ang nagiging lakas niya sa pang-araw-araw. Hindi niya hinahayaan na manghina ang dalaga dahil mahal na mahal niya ito. Ang binata ang nagbibigay ng dahilan para mabuhay ang dalaga, para tumayo sa pang-araw-araw at gumawa ng mga panibagong kwento ng buhay niya. Bago man lang ito magwakas, gusto niya may paramdam nito ang kanyang pagmamahal. Kaya pinakasalan niya ito. Nagsama ang dalawa sa isang bahay hanggang isang araw. Napadaan ang binata sa mga nagbabarilang pulis at kasama ang kanyang sasakyan sa mga natamaan ng baril. Nasawi ang binata. Isang madaling na pangyayari ang nangyari kay Joy. Hindi niya alam, mauuna pa pala ang kanyang asawa sa kanya. Napakasakit na pangyayari. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Umiyak ito ng umiyak, umiyak ng umiyak. Hanggang sa isang araw, isang kaibigan ang nagsabi sa kanya na nung araw na mamatay siya, ay pupunta siya sa ospital para i-donate niya ang kanyang kidney para maoperahan ka na. Dala niya ang pera para maoperahan ka na. Hanggang sa huli, dala-dala ng binata ang pangako pa rin niya sa dalaga na siya ang magiging lakas nito. Umiyak ng umiyak si Joy. Umiyak siya ng umiyak. Ngunit, wala na. Wala na ang kanyang asawa. Isa itong patunay na pag nagmahal ka, kaya mong ibigay ang lahat. Maski ang iyong buhay. Hindi sa perang kayang ibigay, kundi sa pag-ibig na kayang ialay. Ayun lang po para sa araw na ito. At sana'y nagustuhan nyo.